mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa, hatid sa inyo ng Moment of Romance. Ako nga pala si Leia, at nais kong ibahagi ang kwento ng buhay ko. Nakatira lamang kami sa tabi ng bukid, kung saan pinagsasakahan ng tatay namin. Bunso ako sa aming limang magkakapatid, at masasabi kong maswerte na ako sa kanila. Dahil sa hirap ng buhay namin doon, ay napagtapos ako ng aking mga magulang ng sekundarya. Hindi tulad ng iba kong kapatid, na elementary pa lang ay mas pinili ng maghinto, sapagkat wala din kasi silang hilig mag-aral. Kung kaya't mas pinili na lang nilang magbukid kesa pumasok sa eskwelahan. Nang sa ganun daw ay makatulong pa sila sa aming mga magulang. Noong una ay tutol sila nanay at tatay sa mga ito. Dahil ang gusto nila ay kahit mahirap lang kami ay matuto kami sa eskwelahan. Ngunit sa huli ay hindi rin nila napilit ang mga kapatid ko, sapagkat kadalasan ay ayaw na rin pumasok ng mga ito. Kaya naman, kahit mahirap ang buhay namin ay nagpatuloy ako sa pag-aaral. Nang sa ganun ay makahanap naman ako ng ibang trabaho. Tinulungan din ako nila ate at kuya sa pamamagitan ng pagsuporta sa akin sa tuwing may kailangang bayarin na project sa eskwelahan. Noong akala ko nga noon ay makakapagtapos din ako ng kolehiyo dahil nandiyan ka ko ang mga kapatid ko. Ngunit nang magsipag-asawa ang mga ito ay tuluyan na akong nawala ng pag-asa. Lalo pa't tulad din namin naghihikaw sa buhay ang mga napangasawa nila. Hanggang sa isang araw ay nagkaroon ng problema ang pamilya. Tay, paano po ang gagawin ko? Manganganak na si Fe. Sabi ng doktor, kailangan daw masisayan siya. Wala naman akong ganong kalaking pera. Rinig kong sabi ni Kuya Albert sa aming ama. Ayan na nga ba ang sinasabi ko eh. Sabi ko kasi sa inyo, mag-aral kayo para hindi kayo matulad sa akin. Pero matitigas ang ulo nyo. Paano ngayon ang gagawin natin? Tugon naman ni tatay. Tay, nay, ano po kaya kung isanlamo na natin yung bukid natin? Tila nabingi ako sa sinabing yun ni Kuya Albert. Hindi kasi ako makapaniwala na sasabihin niya yon. Dahil alam naman ng lahat na yun lang ang tanging pinagkakakitaan ng aming pamilya. Ano? Eh paano tayo? Paano ang pag-aaral ng kapatid mo? Magkokolehiyo na yon. Saan kami kukuha ng itutustos sa pag-aaral nun? Saan kami kukuha ng makakain namin? Sabad naman ni nanay sa mga ito. Ngunit sa puntong yon ay wala rin nagawa si nanay, kahit pa tumutol ito. Hindi rin kasi nila natiis ang kalagayan yon ni Kuya Albert, kung kaya't napilitan silang isanla ang saka namin sa isang may kayang pamilya. Simula noon ay nasolusyonan ang problema ni Kuya Albert. Ngunit malaki ang naging epekto noon sa aming pamumuhay. Nakisaka na lang noon si tatay sa iba, para kahit papano ay may mapagkakitaan siya. Nakikigapas, nakikitanim, at kung minsan ay sumasideline din ng ibang trabaho ito sa bukid, para lang maipangtusto sa amin. Samantalang ako ay mas pinili ko na ring maghinto sa kolehiyo, sapagkat gustuhin ko mang magpatuloy ay hindi na rin naman kaya nila tatay.
naisipan ko na lang na mamasukan sa palengke bilang tendera doon. Sa maliit na sahod ay pinagtiyagaan ko na, kesa naman kako na nakatanga lang ako sa bahay namin. Ngunit sa laki ng pangailangan ng pamilya, ay alam kong hindi rin sapat yun. Kaya naman, nang may mag-offer sa akin bilang isang kasambahay sa Maynila, ay hindi na ako nagdalawang isip pa na tanggihan yon. Leia? Sigurado ka na ba sa desisyon mo yan? Malayo ang Maynila ha? Hindi mo kami makikita at makakasama doon araw-araw. Wika sa akin ni nanay. Desidido na po ako, nay, tay. At saka, kilala nyo naman po yung papasukan ko doon, di ba? Kayo na nga ang nagsabi na mababait ang pamilya noon. Kaya wala po kayong dapat na ipag-alala. Isa pa, matutulungan ko pa po kayong matubos yung saka natin, di ba? Tugon ko sa kanila. Dahil doon ay hindi na nila ako pinigilan pa. Kaya pagkatapos ng pag-uusap namin yon ay isinama na ako ng kumare nila sa Maynila upang ihatid sa mag-asawang pagsisilbihan ko. Pagdating doon ay agad akong ipinakilala ni Aling Luningning. At tama naman sila tatay na mukhang mababait ang mga ito. Isa pa ay wala din akong masyadong gawain sa bahay ng mag-asawa. Dahil sila lamang dalawa ang nakatira doon. Tanging paglilinis ng bahay at pagluluto lang ang kadalasang ginagawa ko. Dahil paminsan-minsan lang naman kung ipaglabo ko sila ng mga damit nila. Parehong may trabaho ang mga amo ko. Kaya kadalasan ay ako lang ang naiiwanan sa bahay. Plano kasi nagtatrabaho ang amo kong babae. Kaya medyo matagal kung bumalik ito. Samantalang ang amo ko namang lalaki ay isang businessman. Sa palagay ko ay nasa 40s pa lang ang edad ng dalawa. Kaya siguro ganun na lang kung i-enjoy muna nila ang isa't isa. Habang wala pa nga naman silang anak. Pero kung minsan ay napapaisip din ako. Na talaga kayang wala pa silang planong mag-anak? Kayong maganda naman na ang estado ng buhay nilang mag-asawa. At kung tutuusin, ay sa dami na nilang pera na yon, ay kahit 10 anak ay kaya nilang buhayin. Ganun yata talaga ang buhay. Mayroong mga tao na kahit anong yaman na ang mayroon sila, ay hindi pa nakukontento. Mabilis na lumipas ang araw. At naging maayos naman ang trabaho ko sa mag-asawang amo ko. Sa katunayan ay madalas ang amo ko lang na lalaki ang nakakasama ko. Dahil palaging nasa travel ang amo kong babae. Sa totoo lang ay mas gusto ko pangang ako lang mag-isa ang nasa bahay. Dahil naaasiwa talaga ako kapag kami lang ng amo kong lalaki ang nandoon. Mabait naman ito. Yun nga lang, sa tuwing tinitingnan niya ako ay parang iba ang pakiramdam ko. Kaya naman para makaiwas ay kung ano-ano na lang ang ginagawa ko. Nandiyang, nagpapaalam ako sa kanya para mamalengke. O kaya naman ay maglinis ng bakuran nila, kahit kaunti pa lang ang dumi doon. Kahit nga yata bubong ay lilinisin ko, para lang makaiwas kay Sir. Pero sadyang makulit ito. Kaya isang araw ay hindi na ako nakaiwas pa sa kanya. Leia, halika na. Sabay na tayong kumain. Nagluto na ako ng pagkain natin. Rinig kong tawag nito
habang ako ay abala sa pagwawalis sa labas. Naku, sir! Bakit kayo pa po ang nagluto? Bakit hindi niyo po ako tinawag para na ipagluto ko kayo? Tugon ko dito. Ano ka ba naman? Ayos lang yon. Namiss ko nga ito eh. Madalas kasi, sa labas lang ako kumakain dahil palaging wala ang mam mo. Ang hirap kaya nang walang kasabay kumain, di ba? Natatawang sabi pa nito. Kaya halika na, sabayan mo na ako. Bawal tumanggi ha. Dagdag pa nito. Wala naman na akong nagawa. Naghugas lang ako ng kamay at umupo na rin sa hapagkainan para saluhan si Sir. Panay naman ang kwento nito tungkol sa kabataan nila ni Ma'am. At makikita mo ditong mahal na mahal talaga niya ang asawa niya. Nakikinig lang naman ako dito habang unti-unting sumusubo ng pagkain. Naaalangan kasi kung kasalo siya. Isa pa ay hindi ako sanay na kumain na kasama ang amo. Ngunit hindi ko akalain na mapapansin yon ni Sir. Mukhang hindi ka yata makakain, Leia. Hindi ba masarap yung luto ko? Kulat kong tanong nito. Naku, Sir, hindi po. Napakasarap nga po nito eh. Sa katunayan, ngayon nga lang po ako nakakain nito. Kaya talaga namang ninanamnam ko. Pagsisinungaling ko sa kanya. Mabuti naman na gustuhan mo. Teka, may nobyo ka na ba, Leia? Hindi ko inaasahang itatanong niya sa akin. Po? Naku, wala pa po. Wala pa po sa isip ko yan. Namumula ko namang tugon dito. Hindi ko alam kung namamalik ng mata ba ko na makitang napangiti si Sir sa sinabi kong yon. Mukha kasing nag-iba ang aura ng mukha nito dahil sa sinabi ko. Maya-maya ay nagulat na lang ako nang yayain ako nitong lumabas. At wala naman akong choice kung hindi samahan siya. Nagpunta kami sa isang mall at hindi ko inaasahan na ipapamili niya ako ng mga gamit ko. Ayoko nga sanang tanggapin ang mga pinamili niya sa akin yon. Dahil naisip ko ay baka ikaltas lang niya yon sa sahod ko. Bawat sentimo kasi ng sinusweldo ko ay may pinaglalaanan talaga ako. Kaya kahit may pera ako, ay hindi ko nagagawang ipag-shopping ang sarili ko. Sige na, uhanin mo na yan. Bonus mo sa amin yan dahil sa magandang trabaho mo. Pangungulit sa akin ni Sir. Salamat po, Sir. Tugon ko dito nang abutin ang paper bag na ibinigay sa akin. Sa totoo lang ay hindi ko alam kung ano ang ipinamili sa akin yon ni Sir. Dahil iniwan ko ito para pumunta sa CR. Kaya naman pagpasok sa kwarto ay dali-dali kong tiningnan ang mga yon. At nang buksan ay make-up at pantulog na damit ang nilalaman ng paper bag na yon. Agad ko namang isinukat ang damit na pantulog. At talaga namang mapapawaw na lang ako dahil bagay na bagay sa akin yon. Paikot-ikot pa ako sa salamin para pagmasdan ang malakurbada kong pangangatawan. At nasa ganong ayos ako nang hindi ko inaasahan na bigla na lang akong tatawagin ni Sir. Dahil sa pagmamadali ay hindi ko na nagawa pang magbihis. Kaya naman, nang makita ko si Sir sa ganong ayos, ay labis ang titig nito sa akin.
napatakip na lang ako sa aking dibdib nang mapansin nakatuon ang tingin doon ni Sir. Ngunit hindi ko inaasahan na lalapit pa ito sa akin at ibubulong na, "Napaka-sexy mo naman, Leia." Sa ginawang yun ni Sir ay tila may kuryenteng dumaloy sa aking ugat. Nanigas ang buo kong katawan at hindi makagalaw. Hindi ko kasi inaasahang gagawin yun ni Sir. At lalo pang nag-init ang buo kong katawan nang halikan nito ang punong tenga ko. Halos mawala ako sa wisyo nang unti-unting dumampi ang kamay nito sa aking katawan. At sa bilis ng pangyayari ay nagulat na lang ako nang buhatin ako nito at ipasok sa kwarto nila ni Ma'am. Nang gabing yun ay naganap sa amin ni Sir ang hindi dapat maganap. Nakuha nito ang pagkabirhen ko nang ganun kadali. Hindi naman ako nagalit sa kanya sapagkat sa totoo lang ay nagustuhan ko rin naman ang ginawa namin yon. Alam kong mali ang namagitan sa amin ni Sir. Pero maiisip pa ba namin yon kayong pareho na kami nitong wala na sa katinuan ng mga sandaling yon? Buong akala ko nga rin ay hindi na mauulit pa ang milagrong nagawa namin. Pero sa tuwing magkikita kami ni Sir, ay hindi namin mapigilan ang init na kumakawala sa aming katawan. Hanggang sa humantong na nga na magbunga yon. At hindi ko alam kung ano ba ang gagawin. Isang araw, habang kami ay kumakain, nang ibalita sa akin nito na pabalik na daw si Ma'am. Halos takasan naman ako ng dugo nang marinig yon. Sapagkat, paano ko sasabihin sa kanila na buntis ako? Kaya naman, habang wala ang babaeng amo, ay ipinagtapat ko na kay Sir ang totoo. At laking gulat ko nang matuwa pa ito. "Talaga, Leia? Buntis ka?" Sobrang ligayang sabi nito. Tumango lamang ako. Nung mga sandali kasing yon ay hindi ko alam ang gagawin. Paano na lang kung paalisin ako ni Ma'am? Paano ko palalakihin ang anak namin ni Sir? Isa pa, paano ko ipaliliwanag sa pamilya ko na buntis ako? At ang ama nito ay ang amo ko. Ano na lang ang mukhang maiyaharap ko sa lugar namin sa ganong sitwasyon ko? Tiyak na pagpipiestahan lang ako ng mga kapitbahay namin. Kukutsain at pagtatawanan. Kaya naman hindi ko na napigilan pang umiyak sa harap ni Sir. Nakita ko namang nag-alala ito at sinabing sila na daw ang bahala ni Ma'am. Kaya naman, napatingin na lang ako dito na may pagtataka at mukhang nahulaan naman niya yon. "Huwag kang mag-alala, Leia. Hindi sa'yo magagalit ang asawa ko. Sa katunayan, alam nga niya ang nangyayari sa atin eh. Kaya pwede kang manatili dito hanggang sa nagdadalang tao ka." Wika ni Sir na sa una ay hindi ko nakuha ang ibig sabihin nito. Kaya labis ang ipinagtaka ko nang walang anumang galit na naramdaman mula sa akin si Ma'am nang makita niya akong malaki ang tiyan. Sa katunayan ay sinasamahan pa nga ako nito sa pagpapacheck up at ibinili ng mga gamot at vitamins. Akala ko nung una ay sadyang mabait ito. Ngunit sa huli ay dun ko na nalaman ang totoong hangarin nila sa batang dinadala ko. Isang gabi nang kausapin ako ng mag-asawa. Sinabi nitong gusto daw nilang ampunin ang bata at sila na ang tumayong magulang niya.
Ikwento pa ni Ma'am sa akin na wala daw kasi siyang kakayahang bigyan ng anak si Sir. Kaya labis-labis daw niya akong pasasalamatan kung papayag ako na iwan sa kanila ang aking magiging anak. Bibigyan naman daw nila ako ng malaking halaga bilang kabayaran sa bata. Nung una ay hindi ako pumayag dahil naisip ko na tuko at laman ko yung batang yon. Pero sa huli ay napapayag na rin ako ng mga ito sapagkat totoo naman ang sinabi nila sa akin na hindi ko rin mabibigyan ng magandang buhay ang magiging anak ko. Nagkasundo kami nila Sir at nagkapirmahan na sila na ang kikilalaning mga magulang ng bata. Namawawalan na ako ng karapatan dito bilang pagpayag sa perang matatanggap ko. Kaya naman pagkasilang ng sanggol mula sa aking sinapupunan, ayon ang nangyari. Sobrang saya ni Ma'am nang makita ang batang anak namin ni Sir. Pero walang kasing saya ang nadama ko nang mahipo at mahawakan ang batang galing sa sinapupunan ko. Ngunit napalitan niyo ng pait at pagsisisi nang tuluyang kuhanin na yun sa akin ng aking mga amo. At bilang kapalit ng malaking halaga, ay muling bumalik ako sa amin at tinubos ang saka ni tatay. Wala naman silang kamalay-malay sa nangyari sa akin. Bagkos ay masaya pa nga ang mga ito dahil buong akala nila na ang perang uwi ko ay kusang loob na ibinigay sa akin ng aking mga amo. Pinanindigan ko naman ang kasinungalingang yon gaya ng napag-usapan namin nila Ma'am. Wala na rin naman akong pag-asa pang makita ang bata dahil isang araw ay napalitaan ko na lang na nanirahan na ang aking mga amo sa ibang bansa kasama ang anak namin ni Sir. Sa totoo lang ay labis akong nagsisisi sa ginawa kong yon. Pero sa isang banda ay nakatulong din naman ang desisyon kong yon para mabago ang buhay ng aking pamilya. Dahil din sa perang yon ay nakapagpatuloy rin ako ng pag-aaral. At ngayon ay ganap ng isang guro. Alam kong mali ang ginawa ko. Pero alam ko rin naman na may tama sa desisyon ko. At iyon ay ang maging maganda ang buhay ng aking anak sa piling ng kanyang mga magulang ngayon. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Nawa ay kinapulutan niyo ng aral ang istorya kong ito. Ako nga pala si Leia. At ito ang kwento ng buhay ko.